lang, nung huli kong napuntahan ang lugar na ito, actually, no, mga 10 years na. More than 10 years na. Ang liit-liit pa lang ng MBT noon, ayun lang siya noon, di ba? Correct, correct. Di ba, ganun lang kaliit yun, that small area. Okay, eto na po siya ngayon. Oh, at what is this, Roche? Hello, hi, welcome to MBT flagship store. Oh, may flagship store na. Dahil malapit na ang Chinese New Year, ang pinakabida natin are the Tikoy. Okay. This one is our limited edition na this year natin nilabas. Oh, dragon fruit Tikoy for the year of the dragon. At talagang ginagawa niyo to, you don't import it. Yeah. All talagang sa komisaryo yes, ginagawa. Yes. The cheese Tikoy, we have yung savory Tikoy na with salted egg and minced pork inside. Oo. Oh. Actually, believe ako, ang dami niyong flavor. Kasi yung iba, Tikoy lang. Yes. Very plain. Oh, syempre, we don't stop innovating. Ano ba dito ang favorite ng mga customers? Of course, aside from here, syempre, yung mga ube, yung mga classic, yan yung mga benta. May mga savory na tayo, yan, yung mga pork supreme, the cheese Tikoy, dulce de leche. We have Tikoy na for sugar, for... May light classic correct. Pa. O naka-jeta. And of course, sumikat ang MBT dahil sa ito. The Hopia. Yes. So talagang nakilala ang MBT dahil sa Hopia. Sure. From one flavor, ilan na ngayon? Right now, we have over 20 flavors. 20 flavors? Yeah. So isipin nyo ha, dati maliit lang na tindahan na ito. Tingnan nyo naman ngayon. Tingnan nyo yung pila ng mga tao. Hello everyone! Oh, ayan sila. Para na siyang supermarket. Yes. Ganun na siya, no? Okay, ano, ito naman, what is these this? These are mooncakes. Mooncakes. So before, lagi lang kinakain lang yan on Mooncake Festival. But now, it's even all year round. Yeah. So yun din ang ginawa ng tatay mo. Parang ni-normalize niya yung mga pagkain ito. Correct. Na hindi lang to for special occasion. Correct. That you can have it any time of the year. Yes. Roche, ang laki na lang pinagbargo ng negosyo nyo ngayon mula nung nagpunta ako dito 10 years ago. Yung escalator ngayon neto, ito yung nating MVP. 10 years ago, I was first year college. Ang laki na yun ang pinagbago from the time na pinaubaya din ng parents namin to us na kami na mag-manage, pinagkatiwala nila yung business to us. Balikan natin ang kasaysayan ng negosyo. Nung nakausap ko tatay mo, tama, maliit pa lang ang tindahan noon. Yes, yes. Paano niya sinimulan? Actually, we're the fourth generation. So, nagsimula to 1912. So, actually, this year, nag-celebrate kami ng 112 years. So, nag-start talaga to from our great-grandfather na galing ng China, looking for greener pastures, parang kumaga OFW nung panahon na yun. Pupunta siya dito, wala siyang trabaho, wala siyang panitirahan. So, ang ginawa niya, kumaga nag-training sa isang panaderia. Huwag muna ako sweldohan, para meron lang akong matirahan. Eventually, gumawa siya ng sarili niyang bakery. Oh. So, ayun yung MBTN. Typical panaderia na nagbebenta lang yung Hopia is consignment pa. Second generation, yung grandfather kasi namin, di masyado into the business. Medyo nabaon sa utang. Kasi sinasabi ng dad ko, kung nag-start siya, hindi siya nag-start at zero, nag-start siya at negative. Because during that time, 7 checks a day nagbabounce every day. Bilang siya yung panganay, kinailangan niya mag-step up kahit nag-aaral pa siya during that time. Siya na namamalengke, siya na bumibili ng mga materyala, siya nag-bake. Ang pagtambay ni Mang Jerry sa kalapit na supermarket sa Binondo ang naging susi niya para madiskubre ang magiging winning flavor nila, ang Hopiang Ube. Siyempre, aside from yung mga Hopia, we also have yung mga Siopaw, Ube Pao, Siopaw. And naka-freeze. Freeze. Oo, talagang freeze. You can take it home. Yes. Para at you can eat it na mainit. Oo, at hindi lang yun. Guys, may mga siomay. Ang dami nilang siomay. My gosh, black pepper siomay. Ito, bago ng mga produkto to ng MBT. Hit ba to? Mabenta ba yan? Ang mga siomay? Oo, actually, aside from siomay, we also have yung mga Shaolong Pao, chicken feet, mga hakao, steam spare ribs, na lahat ready to just reheat na lang sa bahay. Parang ang layo na ng nilaki ng negosyo mula noon hanggang ngayon. At guys, hindi lang to first floor, ah. May second floor pa. Yeah. Diba? Puntahan natin. Bahagi ka ba ng isang negosyong ilang henerasyon nang nagpasalin-salin? Para magtuloy-tuloy ang paglago nito, mainam na magkaroon ng mentorship kung saan ang mga nakakatandang miyembro ng pamilya ay naipapasa ang kanilang kaalaman sa mga tagapagmana ng negosyo.